Okay, magandang hapon po muli mga kapatid sa Panginoon sa parada at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa hapong ito sa atin pong prayer meeting. Nawa ang Panginoon ay bigay sa atin ng talino sa atin pong pag-aaralan sa hapong ito. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay humingi ng tulong sa pamagitan po ng panalangin sa atin pong makapangyarihan Diyos. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa inyo sa hapong ito upang humingi, Panginoon, ng inyo pong guidance sa aming pong pag-aaralan sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapon na ito na maintindihan namin ang bawat katotohanan at mai-apply po namin po sa pang-araw-araw na buhay. Nawa ito po ang magtulak sa amin na magpatuloy na maglingkod sa inyo. Patuloy, Panginoon, na ipakita namin ang aming buhay na maging impluensya po sa mga taong hindi pa po kayo nakikilala bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami muli sa aming mga kasalanan na gawa sa inyong harapan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa ating pong pag-aaralan, ito po ay makikita sa libro ni Juan sa kapitulo 19, versikulo 33 hanggang 40. Okay, sabi po ng salita ng Panginoon, ito po sa 33, But when they came to Jesus and saw that he was dead already, they break not his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side and poured with came there out blood and water. And he that saw it bear record, and his record is true. And he knoweth that he said true, that he might believe. For these things were done, that the scripture should be fulfilled. A bone of him shall not be broken. And again, another scripture said, they shall look on him whom they pierced. And after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of Jesus. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. Then took they the body of Jesus and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new sepulcher, wherein was never man yet laid. There laid they Jesus, therefore, because of the Jews' preparation day, for the sepulcher was nigh at hand. So, sa hapon po ito, ang title po ng ating pong pag-aaralan, ito po ay pinamagatan natin ang epekto ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. So ano ba lang ang epekto nito sa ating buhay? Sa epekto nito sa bawat mga tao o sa mga mananampalataya. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa atin about the burial of our Lord and Savior Jesus Christ, karamihan na ating pong iniisip, basta marinig natin ang salitang Jesus, we think about the Christmas story or the Lord's miracles, yung 5,000 feeding at ang kanya pong mga kahanghangang mga itinuturo sa mga tao at ang kanya pong kamatayan doon sa cross at ang kanyang pambihirang sa kanya pong resurrection or his glorious resurrection on the first Easter Sunday. And we almost never think about the Lord's burial.
karamihan ang ating pang-iisip ang kanya pong resurrection. Pero tingnan po natin kung ano ba ang mga kaganapan patungkol po sa kanyang kamatayan, kung sino po ba ang nag-living sa kanya. At ang Panginoon po sa hapon po ito nagbibigay sa atin ng mga lesson or important lesson para sa atin from the burial of Jesus Christ. So, ang Biblia po, hindi po nagbigay sa atin ng maraming mga detalye. Pero ang verse 38 to 40 tell us that after Jesus died, Joseph of Arimathea and Nicodemus buried the lifeless body of Jesus Christ. Why? Sapagkat siya ang namatay doon sa cross para sa ating mga kasalanan. At sabi nga po sa Juan, Kapitulo 11, versikulo 30, nagsasabi sa atin, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished. It is finished." And bowing his head, and he gave up his spirit. And then after 3 days, he was alive and walked out under his own power again. And Jesus Christ was buried because he died on the cross for our sin. What can we learn from the burial of Christ? So, sa hapon pong ito, unang ating pong mapag-aaralan dito, o mga kaisipan o points na gusto natin pong dalhin sa inyo, nang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang ialay ang ating sarili sa Kanya. Iyan po ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. And God wants to give us the same kind of courage between sa dalawang taong ito who took charge of the Lord's burial. So one of them was Joseph of Arimathea. Sabi po sa verse 38, Joseph, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission, so he came and took the body of Jesus. So kung atin pong titingnan, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ito po si Joseph of Arimathea, ay isang mabuting tao na sinasabi po sa Mark chapter 15 verse 43 tell us that he was an honorable counselor who was waiting for the kingdom of God. At sabi rin po sa Luke chapter 23 verse 50 to 51 says this about Joseph, and behold, there was a man named Joseph. Sabi po dyan, siya po ang isa sa mga council, member, a good and just man. He had not consented to their counsel and deed. He was just a man, and he was from Arimathea, a city of the Jews, who himself was also waiting for the kingdom of God. At sabi po dito, hindi lang siya mabuting tao, but isa rin po siyang maka-Diyos. No? Maka-Diyos. Pero kung titingnan natin dito, sa kanya pong buhay, bilang isang sekretong tagasunod ng Panginoon, dahil po siya ay natatakot. He was afraid. He was afraid of the Christ rejecting Jewish leaders because they could totally ruin Joseph's life if they wanted to. Dahil yun lang naman ang kinatatakot niya ni Joseph, na kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay kung siya ay magpapahayag ng kanyang sarili. Si Joseph had been afraid
But there, makita natin, pumunta kay Pilate, the governor, and boldly pleaded for the body of Jesus. Ano ang nangyari? Bakit bigla na lang na siya natatakot at nagtatago, ayaw ipaalam ang kanyang sarili na tagasunod ng ating Panginoon? So, saan niya nakuha itong lakas ng loob? Where did he get this courage? So, mga kapatid, Panginoon, ang una po nating makikita rito, ito ay nagsimula nang siya ay magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Yes, nagtiwala na siya nang una. Naniwala siya sa bawat salita ng ating Panginoon. Pero dahil sa takot, hindi niya po ipinahayag ang kanyang sarili. Pero nung namatay ang ating Panginoon, makita natin po ang kanyang ginawa. No? Ito po ang ginawa ng Diyos kanya. Isang special duty or job for Joseph. And God gave him all the courage he needed to get the job done. Now, we can trust God to give us the courage to do what He wants us to do. Ito po si Joseph, no? Sa kanya pong lakas ng loob, naangkin niya ito nang dahil sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus. And it also came from the leadership of the Holy Spirit. No? Nang manguna ang banal na Espiritu sa kanya, we know that God's Spirit was leading Joseph and us because God was working to fulfill a prophecy na ipinadala niya 700 years before Jesus was born. At ngayon nga, no? Ngayon, bilang mga Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay namumuhay din sa ating mga puso upang tayo bigyan ng lakas ng loob, ng kalakasan, at ng lahat ng magagandang bagay gusto ng Diyos sa atin na magkaroon tayo nito. So God's Spirit is patiently and steadily working in our lives. And He uses our circumstances to help us get ready for new challenge. Kaya nga po, sa mga pagsubok na dumarating sa atin, no, dahil po sa ating takot, parang gusto na natin huminto. Pero kung ating titingnan at pag-aaralan, ang lahat po ng mga pangyayaring nagaganap sa atin, ito po'y kalooban ng Diyos sa atin. Mga pagsubok na gusto niyang maging matatag tayo, maging malakas tayo. At kung nangyayari man ito sa atin, may mga bagay at plano ang Diyos sa atin, kapapareho ng ginawa niya sa iba. What is done for others, He will do for us. So, with arms wide open, patatawarin niya tayo. Kag wala siyang sekreto, no? Na hindi alam ng Diyos sa ating mga buhay. So it's no secret what God can do. Pangalawa po, gusto po ng Panginoon sa atin, o nais ng Diyos, para sa iyo, para sa atin, na pangalagaan natin ang katawan ni Kristo. Ang katawan ng ating Panginoong Jesus. So ang salita ng Diyos tumutulong sa atin na makita ang mga katotohanan na sinasabi sa verse 38 to 42. Sabi po dyan, si Joseph and Nicodemus took care of the Lord's physical body sa araw po na yun. So hindi na nila inisip kung ano pa ang sasabihin ng kanilang mga kaibigan o pamilya sa kanilang ginawa sa itinakwil na tagapagligtas. Na kung noon ay natatakot sila na baka masira ang kanilang kinabukasan. Pero sa nung araw na yon, nang walang gustong gumanap o kumuha sa katawan ng ating Panginoon Jesus, nagkaroon sila ng lakas ng loob. At iyon ang kanilang pagkakataon na makabawi sa lahat ng mga bagay na kanilang ginawa dati, na sila'y natatakot. So ginawa nila ito,
hindi dahil sa ano paman. Ginawa nila ito dahil sa pagmamahal sa ating Panginoon. So, mararamdaman mo lamang na mahal mo siya o ang isang tao o ang isang bagay para sa iyo kung ito ay wala na. Yun ang nangyari sa kay Joseph and Nicodemus. So, kung sa panahon ito, wala na ang Panginoon. So, anong sa atin ngayon na pwede natin magawa? Ang iglesia po, or the church is also the body of Christ. So, all true Christians are part of the spiritual body of our recent Savior, Jesus Christ. So, ang salita po ng Panginoon nagpapatunay at ng mga katotohanan sinasabi sa bagong tipan. Sabi po ni Apostle Pablo in Romans chapter 12 verse 3 to 5 said, "For by grace given to me, I tell everyone among you not to think of himself more highly than he should think. Instead, think sensibly as God has distributed a measure of faith to each one." At sabi pa nga niyan sa verse 4, "Now as we have many parts in one body and all parts do not have the same function, in the same way we who are many are one body in Christ and individually members of one another." At sabi niya rin po sa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Sabi po diyan that God, the Father, put all things under the feet of Jesus and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So, ang salita po ng Panginoon, nagpapahayag sa atin that the church is the spiritual body of Christ made up of Christians all over the world. And God wants us to help take care of His body. Okay? Minsan, mga kapatid, kailangan natin sa mga puwang o sa mga gap. Kung makakaya mo naman nagampanan at walang gagawa, ikaw na lang. That's what Joseph of Arimathea and Nicodemus were doing here. At sinasabi rin po dito sa salita ng Panginoon na ito pong mga 11 na mga disciples had run away. Hindi na po tumakas na, nagpakalayo-layo na, sabi po ng Panginoon sa kanila bago po namatay ang ating Panginoon in Mark chapter 14 verse 27. "All ye shall be offended because of me this night, for it is written, I will smite the shepherd and the sheep shall be scattered." So, si Peter po and James and John were gone at this crucial hour. Ang pinakamahalaga o importante na kailangan sila, hindi na sila makita. Hindi mo na sila mahanap kung saan sila pumunta. Pero nakita natin dito, itong 2 taong ito, Joseph and Nicodemus, hindi na nila inantay pa ang mga apostol para iligpit ang kanyang katawan or isaayos or ingatan. At ganun makita natin dito si Filipo pointed out that the apostle John might have or had courage enough to seek an audience with Pilate and ask for the body of Jesus. Pero kita natin din dito that John would have even gotten a meeting with the governor. Nagdoubt po siya. Nawalan siya ng lakas ng loob para ilapit ang ating Panginoon. On the other hand,
Joseph of Arimathea was uninfluential. At sabi po rito, siya po ay member ng mataas na council. So Joseph would have both ready access to Pilate and the prestige o ang katanyagan niya sa kanyang position ang nagbibigay ng weight to his request. And it was customary for the Roman to allow relatives of executed criminals to have the body except cases of treason. Pero ito si Pilate, most certainly alam niya that Jesus was no traitor. Moreover, Joseph had another influential man with him to support. At sabi po rito, sa kanya pong plea, ito po si Nicodemus, who was reported to be one of the three richest men in Jerusalem, nakasama niya ng panahon na yon para hingin po ang katawan ng ating Panginoon sa gubernador. And Joseph of Arimathea and Nicodemus stood in the gap for the Lord's burial, and sometimes God wants us to stand in the gap. Pangalawa po, humakbang at kumilos ayon sa kanyang o sa kaya nating gawin. Humakbang at kumilos tayo ayon sa kaya nating gawin. Gusto ng Panginoon na tayo ay kumilos ayon sa ating makakaya. This is another truth for us in verse 38 to 42. Maybe because of his leadership position, Joseph was the only one who could get access to Pilate. And Joseph also may have been the only person who had a tomb nearby. At malapit lang ang kanyang pinagawang libingan para sa anak niya, sa kanyang sarili. At sabi po sa Matthew 27, verse 57 to 60, sabi po rito, 57:60. Matthew 57, sabi po rito, when the even was come, there came a rich man of Arimathea named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. He went to Pilate and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulcher and departed. So makita ito natin dyan, no? Na si Joseph of Arimathea, binigay po niya ang nararapat na para sa kanya, para po sa ating Panginoon. And when Joseph had taken the body, sabi po dyan, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had hewn out of the rock and he rolled. So, kung ating po titingnan, itong libingan na ito na pinagawa ni Joseph malapit sa lugar na kung saan ang ating Panginoon ay ipinako. So, ito pong tomb had to be closed because in verse 42, it was the Jews' preparation day or the high Sabbath, the first day of the feast of Passover started that evening at 6. So kung hindi po, no, hindi po pinapayagan ang sino man na gumawa pa, kung ang Panginoon po inabuta ng alas 6 ng hapon, hindi niya siya papayagan na mailibing pa.
So, namatay natin ang Panginoon until about 3 that afternoon. So, time was running out. So, hindi na kailangan. They need, dahil po sa kakulangan ng oras, they need a nearby tomb. And Joseph had just what they need. So, Joseph of Arimathea, makikita natin, siya po ang unang humakbang or step up to do whatever he could do for the Lord. And Joseph was not alone. And Nicodemus also stepped up in an amazing way. Ang pangatlo po dito na makikita natin, ating ingatan at arugain ang kanyang katawan. So, verse 42, so there they laid Jesus because of the Jews' preparation day for the tomb. So Joseph and Nicodemus probably did not realize it at the time, but they were fulfilling an Old Testament prophecy in the scripture. That was written 700 years before Jesus was born. It's Isaiah chapter 53 verse 9, sabi po rito, where the Bible says this about the prophecies Messiah. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. So before we talk about Joseph and Nicodemus fulfilling this prophecy, kung ating pong bibigyan pansin, kung bakit nila ito ginawa sa ating Panginoon, ito pong libingan, sabi po rito na ating Panginoon says, grave with the wicked and rich at his death. It was because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. In other words po, Jesus died on the cross not because he had done anything or he had done anything wrong, but he had done everything right. Jesus died because he was the perfect, spotless Lamb of God, who alone was able to die on the cross for all of our horrible sin. Pero pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos, Jesus was willing to die for us. So, plano po ng Diyos sa atin ay includes ang kaligtasan. Ang plano ng Diyos ay napapaloob ang kaligtasan para sa lahat. That's why Joseph and Nicodemus had to bury Jesus. He had died on the cross for our sins. So God's plan for our lives includes salvation. It includes our service, ang ating pong paglilingkod, kasama ang ating paglilingkod sa Kanya. So God's plan includes the kind of courageous, wholehearted service we see in the lives of Joseph and Nicodemus. So God speak to us from the Lord's burial today. He wants to give us the courage to be committed. Lakasan po natin ang loob. Lakasan po natin ang ating pananampalataya para sa Kanya. At gusto niya na maingatan or ating pong ingatan at paglingkuran ang katawan ng Panginoon na siya pong ating dapat gawin. And he wants us to be part of his plan. So mga kapatid, nawa sa ating pong pinag-aralan, naway may mga bagay tayo na natutunan na huwag tayo panghinaan ng Lord. Ang ating pong Panginoong Jesus, hindi po nananatiling patay. Siya po ay nabuhay at ang mga gawain na kanya pong iniwan sa atin, dapat natin gamparan habang tayo naririto sa lupa. Bilang kasapi ng katawan ni Kristo, dapat nating ingatan at pagtibayin ang bawat napapaloob dito o bawat miyembro
sa katawan ni Kristo. Nawa sa gabing ito, ang pagpapala po ng Panginoon ay sumaating na. Magandang hapon po muli. Matayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang hindi po binigay sa amin. Mga Panginoon, ito po mga salitang ito magbibigay sa amin po o mangin ito po ang magtulak sa amin. Patuloy po pong maglingkod. Nang epekto po ng inyong kamatayan ay naging isang mabisang halimbawa para sa mga taong nagbigay muli ng kanilang buhay upang magamit para po sa inyong mga gawain. Salamat Panginoon. Tuloy niyo po kami pagpalaan. Sa nga pangalan po ng aming Jesus, ang lahat ng ito ay aming pong dinadalangin. Amen.